Water signs, eto naman po yung mensahe sa inyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa gusto pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones, and evil eye amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tingnan na po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo. We have, be compassionate. So yan, be compassionate. Kanino ba kayo mas magiging compassionate ngayong araw na ito? Sa inyong sarili at sa mga taong makakausap ninyo ngayon. Be humble. Yan yung sinasabi sa inyo. Water signs. Okay. At kapag meron kang gagawin, meron kang decision na gagawin ngayong araw na ito, ilagay mo yung iyong puso. Give mo yung 100% mo. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ba yung mensahe natin for water signs, Cancer, Pisces, Scorpio? Tignan po natin. Mensahe natin, spirit guide, for water signs. Ano po yung pwedeng mangyari ngayong araw na ito for water signs? We have journey, we have distant horizons, so merong paglalakbay yung iba sa inyo dito, pwedeng may pag-travel talaga kayo, pwedeng dito lang yan sa loob ng bansa or sa labas or ibang bansa, ayan yung iba sa inyo, pwedeng, okay, pagdating ito sa trabaho, ayan, merong siguro nagde-decide dito na sige na nga mag-abroad na ako, or sige na nga babalik na ako sa ibang bansa. Pwedeng yung mga plans ninyo, hindi siya nag-work. Baka meron dito yung gusto na lang mag-business, mag-for good, pero hindi maganda yung kinalabasan. So, ganun naman talaga kasi sa business. Sugal talaga yan eh. So, yung iba po sa inyo ayon, kung merong hindi nagtagumpay dito na business, magtatrabaho na lang. Kung hindi man sa ibang bansa mag-work, pwedeng dito sa atin, pero mas malayo sa family ninyo. Ayan. Tignan po natin. Ano pa yung mensahe, spirit guide? We have main female. Meron tayo ditong privileged lady. At mayroon tayo ditong message of concern and dedication. Ayan po. So, pwedeng meron nang inaayos dito na papers. Meron dito sobrang nag-aalala sa'yo. Ayan o, message of concern. Pwedeng makakatanggap ka ng mga messages ngayong araw na ito. Pagdating sa mga decisions mo in life, some of you, pagdating po ito sa relationship ninyo. Ayan, pwedeng may mga mababalitaan yung family members mo, o kaya naman yung mga kaibigan mo, and magtatanong sila ano bang nangyari. So, makikita mo dito yung mga taong concerned talaga sa'yo, at yung mga tao, water signs na nag-aabang lang ng hindi magandang mangyayari sa life mo. So, we have number 3430. So, may nag-ayos na nga dito ng mga papers. 3612, meron dito na could be nasa vacation or mag-vacation. We have number 10 and number 2. Meron dito pinupursue. Merong pinupursue na tao. Ayan po. And we have number 14. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water signs. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water signs pagdating po sa trabaho. Water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio. The Hierophant. We have the Empress. Yan. Marami sa inyo, pwedeng matagal na kayo dito sa work ninyo. Ayan, wala man ako nakikita na merong gustong mag, ano ngayon, mag-resign, ganyan. Siguro, sanay na kayo sa pressure pagdating dito sa trabaho ninyo. Water signs, ayan, tsaka nakikita ko naman dito, nagagampanan nyo naman talaga ng maayos yung trabaho ninyo. Pwede po na ito, yung iba dito, 9 months yung kontrata ninyo. So, pwedeng meron dito nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayan po, pwedeng may meeting kayo ngayong araw na to pagdating dyan sa inyong trabaho. Pwede rin naman na may sinesermonan dito or pwedeng meron discussion na mangyayari. Yun, parang ano ngayon, may meeting yung iba sa inyo. Pwede din na may presentation kayo dito.
So, tignan natin. Napaka, ano mo naman eh, maalaga ka naman dito sa career mo. Actually, makikita yan kung meron kayong kanya-kanyang table. Water signs, yung sa'yo napakaayos, napaka-neat. Simple, pero neat siya. Masarap titigan yung table mo. Tignan po natin kasi malinis. At saka, nakaayos lahat. Yung iba sa inyo may pagka-OC yata. Tignan natin ano pa po, Spirit Guide, ang mensahe pagdating po sa negosyo naman po ni Water Signs. Kung meron man pong negosyo si Water Signs, we have Six of Swords, we have Ace of Cups. Ayan. So maganda po ito, pwedeng may mga deliveries kayo. Actually maganda po yung ano ninyo ngayon, yung business ninyo. Yung iba lang sa inyo, pwedeng you're a bit emotional pagdating dito sa business ninyo ngayon, Water Signs, ayan. So, okay naman kasi yung sales ninyo, umaarangkada naman talaga siya. Okay? Lumalago naman talaga yung sales ninyo. Na-overwhelm ang yung iba sa inyo kasi pwedeng hindi ninyo expected na ganito yung pagtanggap, ganito kainit yung pagtanggap ng community ninyo sa business ninyo. So, you are overwhelmed. Pero ayan, pahalagahan mo yung pagtanggap nila dito sa business mo. Kasi syempre, kung dyan lang kayo talaga, water sign sa lugar ninyo, expect mo kung pagkain yan, masasawa at masasawa yung mga tao. Kaya minsan, or kaya sinasabi ko sa inyo, diba, kapag kayo ay magbe-business, mas maganda lumayo kayo para mas malaki yung market ninyo. Dun sa lugar na kinatatayuan ng business ninyo, makakahakot kayo ng mga clients dyan. Dun sa lugar ninyo, pupuntahan nila yung business mo. You know, para mas maging malawak yung market ninyo. But, meron naman kasi dito, pwede na online lang po yung business ninyo. So, post nyo naman yung business ninyo. Kung kayo naman ay ready mag-deliver, post nyo yung business ninyo sa ibang mga page. Sali kayo sa mga page na malapit lang din naman sa lugar ninyo. Ayun. So, kunwari isang bayan lang yung, or isa o dalawang bayan yung layo, ganyan. So, i-market nyo yung business nyo dun. Tingnan po natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. So, maganda po yung sales ninyo ngayon. Masaya nga po kayo dito. Medyo maiiyak pa yung iba sa inyo. Basta pwedeng puro papuri yung maririnig ninyo. Good feedbacks, water signs. Check natin pagdating naman po sa inyong kaperahan. Sa kaperahan, maganda rin. We have 4 of Wands. Tapos, we have 8 of Pentacles. Napakaganda po. Stability yung ibig sabihin niyan. Tuloy-tuloy na maganda yung sales ninyo. Tuloy-tuloy na maganda po yung pera ninyo. Nasa paghahawak at nasa paggastos, pagtitipid nyo na lang po. Water signs, kung ano ba ang mabibili ng pera ninyo. Yan. So, nagpo-focus yung iba sa inyo dito, oh. Pwedeng talagang nililista mo na, water signs, yung mga gastusin ninyo. Araw-araw, buwan-buwan. Ayan. So, nag-iingat ka na rin kasi dito. Pagdating sa kinikita mo. Marami po kasi sa inyo, pwedeng meron dito nagpapagawa ng bahay. So, talagang lahat nakasulat. Ayan. Tignan natin, Spirit Guide. Or ngayong araw na to, you have the time para sumahin yung mga resibo na hawak-hawak mo and then isusulat mo sa isang notebook. Kung magkano na ba ang nagastos ninyo, magkano na lang ba yung natitira mong pera. So, tignan natin, Spirit Guide. Ano pa po pagdating naman sa love life? We have 10 of Cups. We have 4 of Swords. Meron dito sobrang nag-aalala pagdating sa family. We have 4 of Cups. Yung iba sa inyo, wala kayong magawa. Parang yung efforts, gusto nyo mag-efforts para sa family ninyo, pero hindi nyo siya magawa. Pwede kasi nga po yung iba sa inyo, malayo kayo, o kaya naman, ayun, nagtatrabaho kayo, kaya parang hindi kayo nakapagbigay ng time talaga sa family ninyo. So yun, huwag nyo naman pong tagalan sa abroad, water signs, kasi kailangan din kayo ng family ninyo. Okay? So, parang mag-ano lang talaga kayo ng time. Kunwari, 5 years. After 5 years, ihinto na ako. Mag-offer good na ako. Kasi, kailangan makasama ko ng mga anak ko. Kasi, lumalaki na sila. And madami akong mga milestones sa buhay nila na hindi ko sila nakakasama. So, mas maganda yung meron kayong babalikan na memories together with your kids, with your family.
Sabi nga, yung pera kikitain pa. So, iba kasi sa inyo ito, nag-overthink yung iba sa inyo dito. Water signs, nag-iisip kayo, nandun yung pagod, pero pag nakikita nyo kasi na masaya yung family ninyo, yung sacrifices ninyong mag-asawa, happy na rin kayo. Ayan. So, pag-isipan nyo yan, hindi lang kasi pera ang mahalaga sa pagpapamilya. Mas maganda rin kasi na habang lumalaki yung mga anak nyo, nandun talaga kayo. Iba yun. Iba yung mabubuo yung bonding with your kids na kahit matandahan na sila, hindi nila makakalimutan yun. So, give that to them. And also, be compassionate with yourself. I know, yung iba sa inyo, nagsasacrifice talaga kayo para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ninyo. Pero tinanong nyo na ba sila kung yun ba yung gusto nila? Kasi baka ang only dream lang naman nila, water signs, is makasama ka. Every Christmas, New Year, birthday nila, graduation, di ba? Baka yun yung gusto nila eh. Yung makasama ka lang. May mga ganyang anak. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Pero tignan pala natin kung ano ba yung blessings na pwede mong ma-receive. Morrigan's blessing of peace after battle. So, pwedeng meron ka ditong nilalabanan. Meron ka ditong, sabihin natin, pinaglalaban. Water signs. And after naman nito, ikaw yung mananalo and magkakaroon ka ng peace of mind. Yung iba sa inyo, hindi to cases, hindi to legal cases. Kung hindi, meron lang kayong pinaglalaban dito. Meron kayong pinapaliwanag ba sa taong kadeal ninyo, sa kausap ninyo. Pero, yun, unti-unti, magigets din naman kayo ng taong yon hanggang sa siya yung sumuko, marirealize niya na mali pala siya at tama ka pala. Water signs, ayan. So, ayan nga po, magkakaroon din naman ng pagkakaayos dito. Kasi malilinawan yung taong kausap mo. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-ingat po kayo always and more blessings to come. Water signs, bye-bye!